Pinagmulta ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office ang Maynilad ng higit 27 million pesos dahil sa kanilang water service interruptions sa katimugang bahagi ng Metro Manila at mga karatig na lugar. Narito ang ulat. Sumasakit na ang likod ni Aling Ding sa maghapong kakaigib panghuhugas sa mga kinainang plato sa kanyang karinderya. Halos araw-araw kasing nawawala ng supply ng tubig sa kanilang barangay sa Cavite City. Sobrang nakakapagod, ma'am. Sakit. Masakit sa likod, masakit sa paa. Tapos yung isip mo, di ba? Wala na naman tubig. Ano ba yan? Ang laki ng tubig ko dito. Binabayaran tapos paputol-putol. Siyempre may inis ka, so wala ka naman magagawa. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office, simula Desyembre hanggang Enero ngayong taon, paputol-putol o walang tubig ang mga customer ng Maynilad, kabilang ang Bacoor, Imus, Cavite, Las Piñas, Muntinlupa, Pasay at Paranaque. Lugi tuloy ang laundry shop ni Julie. Wala naman silang sabi-sabi na kung kailan magkakaroon, kung kailan mawawalan. Kaya nag-stop kami, ma'am, ng business pag gano'n. Dahil dito, nagdesisyon ng MWSS Regulatory Office na panagutin ang Maynilad. Pinagmumulta ng higit 27 million pesos ang Maynilad matapos mabigong magbigay ng 24/7 na supply ng tubig. Ang paliwanag gano'n, nagkaroon ng problema talaga din sa treatment plant. So we consider that. However, this should not excuse them from providing 24/7 water to the customers. Pinababayaran ang multa sa pamamagitan ng rebate o bawas singil sa water bill sa mga naapektuhan na customer na sinaserbisyohan ng Putatan Water Treatment Plant. Pinag-aaralan na kung magkano ang iaawas na singil simula sa Pebrero. Posible namang di pagbigyan ng hirit na taas presyo sa susunod na taon kung di aayusin ang serbisyo. Susunod naman ang Maynilad sa ipinataw na multa ng water regulator at nangakong pagbubutihin ang serbisyo. Matatandang nag-ugat ang problema sa nasirang equipment sa Putatan Water Treatment Plant na nagtatanggal ng putik. Sinabayan pa ng hanging amihan na nakaapekto sa paglinis ng tubig sa Laguna Lake. Inaasahang matatapos ang Maynilad ang karagdagang water treatment plant bago matapos ang taon na magbibigay ng 150 million liters kada araw. Pinaalalahanan naman ng MWSS ang publiko na magtipid ng tubig lalo ngayong paparating na summer upang makatulong sa pag-abat ng sinasabing kakapusan ng supply ng tubig. We are preparing for the worst, diba? So we don't want to have a significant deficit. We still want, our target is to provide 24/7 water to our customers. Sa ngayon, tiniyak naman ang National Water Resources Board na sapat pa ang supply ng tubig. Nasa 214 meters ang water level ng Angat Dam na 2 metrong mataas sa normal na level. Kaleza Pardilia, para sa bayan.